Birthday ka, Beggies. Narito tayo ulit. Becky Works. So, MIUI 125S. Marami po nagtatanong dito sa akin. So, ito simplified ang gagawin ko. Papakita ko sa inyo ng actual. Panoorin nyo rin yung wiring installation. Kasi sabi ko nga sa inyo, madali bumasan ang diagram. Pero dapat, tama po ang procedure ng pagkakawiring. Example ko ganito. Simple lang gagawin namin sa kanya. Lalagyan namin ng patayan yung park light saka yung headlight. Siyempre, mag-LED siya sa headlight sa park light. Kasi nga po, babattery drive natin eh. Papower up natin. Ngayon, kung di ka naman mag-stack-stack lang, hayaan mo na. Hindi ko sabi ko. Pero since malabo ang mga ilaw ng headlights, kaya mag-LED kami. Okay. So, pinabili ko si sir ng tri-LED ng pinili niya. Gusto niya white lahat. Ayaw niya na white yellow. So. Then, domino switch pang M3. So, isang kaalaman mga kabekis. Actually, ako kasi, ayoko nagkakabit ng mga ganito. Maganda siya, functional. Hazard niya, ano na siya, less hazard switch niya. Paano kung nag-set up ka ng headlight HID projector, mga kabit? Alam nyo, malakas ang power ng HID projector, malakas kumain yun. Kahit i-power up ko yung kabekis, gagana naman eh. Kaso, nagkakaroon pa rin ng kurap at kundam. Kasi po, unang-una, yung wire na ginagamit po rito, masyado manipis yung loob. Pagkaka-install, okay? So kung ito lang ikakabit, okay lang eh. Hindi naman ganun kalakas masyado, hindi mainit. Pero HID po, isira niya to. Mapapansin niyo inyo tumitigas, lalo na pag nabilad sa araw. Na araw tapos naulanan. Mapapansin niyo tumitigas mga kabekis. At kung may loose connection kayo sa pagkaka-install, umiinit kasi yung linya. Kaya nga nagpa-power up tayo para hindi maghirapan, hindi magagawan. Yun yung isang silbi ng power up at battery drive. Kaya maganda siya. So papakita ko sa inyo yung mga kabekis, kaalaman lang yun no. Sa projector kasi, hindi ko na in-advise to. Ang ginagamit ko yung pang-sporty. Tapos mawawala yung ano niya. Ito, yung idling stop niya. Hindi ko naman pinapagamit sa customer niya mga kabekis. Sira lang motor niyo. Hindi ko siya isiraan yun. Totoo yun. Dami ko na na-experience. Kaso gusto nila ganito, nauso. So, ano tayo magawa? Okay. So, step-by-step procedure. Papakita ko sa inyo yung wiring procedure ko. Para magkaroon kayo na idea kung paano gawin. Okay? So, stay tuned, kabekis. So, mga kabekis, muna, alisin natin ito. Mga kabekis, para malinis tignan, nagawin ko kabekis, kukunin ko ito. Puputulin ko yan, i-spice ko rito. By color coding. Same function naman yung kabekis eh. Yung socket, lalagay ko rito. Para pagdating dito, plug and play. Diba? Easy access. O, pakita ko sa inyo, ano gagawin ko. Dito sa right switch, hindi na kailangan. Pero ako hindi ako nagdadagdag ng socket, ini-spice ko diretso. Mas maganda kasi hindi na nakasakit. Minsan yung pa yung nagkukos na umiinit yung linya. Yung mga sakit-sakit na yan. Kasi jumajump yan, minsan lalo na pag madumi na, hindi na makatawid yung kuryente niya mga kabekis. Iinit yan. Yan, okay. So salpak natin itong domino switch. Paalam mo, sir? Aldrin po. Aldrin Brondo. Shout out kay Aldrin Brondo. Taga San Simon. Lumayo siya. Ayaw niya pag-alal ito. Pure stock. Pero pinagkatiwala niya sa atin. So, ganito yan. Supposedly. Ayan yan. Connecto. Starter. So, ito yung main. Ang susupply niyang kabekis, gagawin ko siya sa park light. Tatayan ng park light niya. Relay yan magsusupply dyan. Hindi ako magkakabit ng socket kabekis. Tignan nyo. Kakat ko yan. Kasi permanente ko na yan eh. Diba? Mas maganda pa yan ganyan, hindi jumajump yung kuryente. Unang-una, ang nipis ng wire ng mga to. Tapos lalagyan pa ng socket. Diretso nyo na. Relay naman eh, power up. Yun ang procedure na tama. Siyempre yan. Yung dilaw na yan, galing po sa 87 ng relay, papasok dyan. At siyempre ito, yung blue, sa park light. Nang harap, sa kanang likod. Papatayin ko rin sa park light yung likod, mga kabekis. Nandito lang yun, nahanapin ko sa harness kung saan ang dugtungan. So ito yung sabi ko sa'yo, sa left switch naman. Tanggalin ko din lahat to mga kabekis. Ito ngayon na iludugtong ko. Plug and play. Mas malinis tignan. Siyempre, kailangan hinangin nyo kabekis para mas intact talaga. Parang hindi siya naputol. So ito na kabekis oh. Pag nag-spice kayo kabekis, sabi ko nga sa inyo, huwag niyo masyadong pagsamasamahin. Dapat lihis-lihis.
So ayan mga ka-Bekis, good as new. Lahat ng hinang ko, sali-salis eh, hindi siya pantay-pantay. Tapos, color-coded dyan mga ka-Bekis, tugmaan na. Magkasama yung busina, mga signal light, saka yung trigger, saka yung supply ng low and high, tatlo sila magkakasama. Yan ang safe, pinakamalinis na procedure mga ka-Bekis. Ngayon, pagkasamahin ko na sila. Yan. Oh, clear, maayos. Salpakan na lang yan. Salpakan kayo sa roli, pinagpapawis. Pero siya na kayo mga ka-Bekis. Yung mga nagiging customer ko, sila rin na nagiging cameraman. Kasi alam nila, tinutulungan nila ako dahil sabi ko nga, binanggit ko ay sir. Tinanong niya rin ako, bakit sinashare ko itong mga kaalaman na ito, mga diagram, ba't ganun? Ito kasi, kaya tumutulong na rin sila. Kapag nga sinishare ko itong kaalaman nyo mga ka-Bekis, lahat tayo, sabi ko gusto ko magkaroon ng may alam. Kaya naisishare ko yung mga bagay na ito. Maiwasan yung lokohan, tapos yung ibang gusto maghanap buhay. Gawin nyo to. Pero sa malinis na paraan. At kung tama, yung ginagawa nyo, hindi kayo nanlalaman ng ibang tao. Resto ko to. Sa nakita nyo ka-Bekis, oh, stuck pa din. Walang kung anong sampayan na sumabit-sabit dyan. Ganyan ang paraan natin ka-Bekis. Dito ko na pesto yan, sir. So, mayroon tayong dito, aparato, kasi esto, sa ilalim yan, yan nakatape na isa-isa yan. Tapos kukubol tayo ko siya. Ay, hindi gumalaw. Ayan. Pesto na mga ka-Bekis. So, ulit, itong 30, ng relay. Tatakbo sa battery yan. Lagyan nyo ng fuse holder, ceramic, na may fuse na number 15. Sa battery nakatag yan. Papakita ko na yan. Itong 85, dito po sa ignition niya. Ito. Ito mo nga pa ito. Sugatan mo lang to. Ayan o, may brown wire. Ang nipis ng brown wire niya. Ayan. Sugatan mo yan, itap mo siya dyan. Okay, so may 30 na, may 85 na, trigger na. Yung 86 ko. Dito yan, sa susi, sa tornilyo. Tapos, meron pa po isang terminal na ikakabit dyan, lalabas po yun, papunta naman sa battery. So, power up din yung negative ground. Dito tayo sa 287 dito mga ka-Bekis, no? Itong isang 87, floating yan. Magagamit mo yan, maglalagay ka ng mini driving light, eagle eye, mga switch, magagamit mo yan. Pero ngayon, wala muna kasi simple lang gagawin. Itong 87 na ito mga ka-Bekis, ito ang pupunta sa dalawa, left and right. Isusupply niya sa domino switch mga ka-Bekis. Dito sa dilaw yan, para sa park light, at dun po sa blue block ng left switch. Ngayon, pinakamadaling procedure para gawin ko yung mga ka-Bekis. Dito, bubuksan ko itong harness na ito. Hahanapin ko yung blue block. Doon ko na siya tatap. Para wala na akong akit na wiring sa taas. Malinis mga ka-Bekis. Okay? Patingnan nyo to. Ito mga ka-Bekis, napansin nyo. Harness nakabukas. So mga ka-Bekis, mean to say, ito expert level lang gumagawa. Kasi ako kabisado ko nga, sabi ko sa inyo yung wiring harness. Siyempre papatayin ko din yung likod na taillight. Tapos yung park light. Ang gusto natin kasi malinis. Wala nang tatakbo sa likod para ikat mo yung likod para maging yung park light, yung tail light mo, mapatay mo rin, maisabay dito sa switch. So ganito yan mga ka-Bekis. Dito na ako magba-battery drive at power up lines. Binuksan ko. Dito sa bandang to ka-Bekis, oh, meron yan na ganyan yan, flasher relay. Ganyan yan eh. Ganyan yan. Alisin mo to, hugutin mo to. Balatan mo, lalabas to ka-Bekis yung bugkos na yan. Blue black. Alam niyo na kung para saan yung blue block. Sa taas yan mga ka-Bekis. Left switch, supply na low and high. Itong solid blue mga ka-Bekis. Sundan nyo yan dito. Para dito po yan. Sa harap. Yung blue niyan. Sa park light yan ka-Bekis. Malinaw yan, di ba? Yung sa taillight mga ka-Bekis, tignan nyo anong kulay. Kulay blue. Park light din po yan. Eto yan. Eto yan ka-Bekis. Oh. Magkakasama sila sa isang ignition line.
Ang gagawin ko ngayon, kabekis niya, tataas ko to. Alisin nyo na po itong brown. Ayan. So, pinutol ko yung brown, ignition line. Wala nang power yan. Wala nang power yung low ng headlight, saka yung high, at yung park light, wala na rin power. Kasi pinutol ko itong main supply. Ang gagawin ko po dyan, kabekis, siyempre para safety, yung pinutol nyo, tape po. Sabi ng Koreano. Ibaon na po sa limot yan, zombie mode. Diyan na po yan. Hayaan nyo nang usaw umalingasaw yung umamoy kung bangkay na yan dyan. Tapos ito, blue black, tanggalin nyo siya dyan. Yan. Hatakin ko siya. Okay. Itong blue black, mga kabekis, pupunta po dito yan sa 87 ng relay. Kasi po, ito nga po yung supply ng low and high. Lapit natin ng konti. Ayan yan, kabekis, oh. Ayan, oh. Yun, oh. Ganyan na yan, kabekis. Battery drive na po ang left and right switch agad. Power up pa siya. Dumaan ng relay. Hindi gaya nung kanina, ignition line lang, sinupply niya parehas. So, masingit ko lang, mga kabekis. Paano kung hindi kayo maglalagay ng switch? Gusto nyo i-stack lang, pero naka-LED. Ayan, same procedure, mga kabekis. Nakita nyo yung blue na yan, ay yung brown na yan na pinutol ko. Puputulin nyo rin yan, mga kabekis. Tapos yung 87 ng relay, i-coconnect nyo dyan. Kumbaga, magpapalit siya ng supply. Yung ignition, mawawala. Yung relay, ang papasok sa kanya, mga kabekis. So, balik tayo, kabekis. Okay. Mga kabekis, esto, ha. Meron pong ECU dito yan, ha. May sariling control. Hanapin nyo po yan. Dalawa po ang kulay blue dyan. Baka malito kayo ng putol. Maitap nyo. Naku, masusunog to. Sundan nyo lang po itong blue na to. Dalawa yung blue na yan, eh. Hanapin nyo yung blue na pumasok dito. Yung sa kanina, yung magkakasama. Kasi yung isang blue po, dumiretso po sa ilalim yan. Papunta sa ECU. Hindi po yon. So, okay. So, wala na linya to, ha. Ito yung park light natin, kabekis. Harap. At likod dyan, tail light, saka yung park light sa harap. Ang gagawin ko po dyan, since yung switch po ng park light nasa taas. Ito po yung park light, eh. Para hindi na po umakit sa taas, mga kabekis, hahanapin ko ngayon yung umakit sa taas na, yan, white black. Yung white black na yan, para saan ba yan? Yan yung sa high indicator, kabekis. Ito, tingnan mo. Ito, ikot ka pata. Ito yung high indicator. Ayan, oh. High indicator, white black, kabekis. White black yan. Dito mo makikita ngayon yan sa socket na to. Kasi nga, pa nag-battery drive tayo kako sa inyo, tatanggalin nyo rin yung negative ng headlights, mga kabekis. Kasi ECU controlled po yun. Ang gagawin ko po dyan, ito siya, papasok siya rito. Puputulin ko po yung white black na yan. Balatan natin konti. Putol. Ayan. Putol ko na siya dito. So, wala nang indicator kayo niyan. Hindi na isisindi yan. Kasi wala nang negative, eh. Pupunta po ngayon niya sa black. Ito, katabi lang niya, ground. So far, medyo malinaw explanation ko pa. Itong pinapakita ko, eh, advanced level battery drive. Kumbaga, same procedure lang. Kaso, iba yung paraan. Iba yung wiring orientation procedure ko. Kumbaga, eh, malinis na paraan. Okay. So, nakasama siya sa ground. Natanggal ko niya siya sa ECU control. Ngayon, para saan yung kaputol? Yung galing sa baba. Bumaba yun, eh. Ito. Nandito siya ngayon. Buksan ko to. White black, ayan, oh. Kasi magkasama yan, eh. So, ayan. Putulin ko na rin yan. Kasi wala nang silbi. Yan. So, wala na. Okay na to. Balik mo na ulit yan. Hinang mo na lang to. Sara mo yun. Sara yan. Ito ngayong kabekis, itong white black na to. Mga kabekis, ha? Ano to, ha? Simple, simplified procedure. Pero expert level. Saan ngayon tatakbo to? Dito yan, kabekis, sa park light. Taka kayo, ha? Ano napunta sa park light? Kasi kinundem ko na yung linya, kabekis. Gagawan ko na sarili linya yung harness. Ang ibig sabihin ko, para hindi na ako umakit para dito sa park light galing doon, may madumi pang lalabas dito, eto na gagamitin ko. Kasi mababaliwala na to, eh. Okay?
Gagamitin ko siya ngayon para sa park light. Yan, magdudugtong yung dalawang yan. Ganyan. O. Kapunta na sa park light ngayon yan. Okay na. Park light yan. Ito supply ng park light. Siyempre ito ipalabas eh. Sa park light, harap likod. Ito saan pupunta? Dito pupunta yung kabeki sa blue block. Kasi pinower up ko na yung blue block sa baba. Ayan o, blue block. Color coded. Yung blue block na yan, yun yung nasa baba. Susugatan ko siya rito. Okay, kinap ko dyan. Tatakbo rito ngayon. Ito. Hindi ko muna lilinisin ka, Bekis, para makita nyo na nakto. Hindi kayo malito. Okay. Ngayon may voltmeter ka. Yung passive voltmeter, mga kabekis, dito muna rin ilagay. Kasi nga power up naman yan eh. Tapos negative body ground. Okay. So ayan. Right switch. Dito kinuha yung supply. Kasi ito, naka-power up na. Ito nga yan, no. Yung blue block sa ilalim, ilalagay ko sa relay. Pag on ng susi, papasok yung power dyan, aakyat, lalabas dito, magkaka-power yung left switch, low and high, at magkaka-power yung supply ng park light. Tapos yung lalabas sa park light ito, pumunta sa white block. Bakit sa white block? Yung white block po yan, ayan sa baba, oh. Ito yan, oh. Ayan. So park light na po yan. Eh kaso ang park light natin dito ay blue. Wala na pong linya to ha. Pinutol ko na sa ignition line. Ibig sabihin floating na po ito ha. Floating na. Itong white block po na yan mga kabekis. Puputulin natin ngayon yan. So tape po. Oh, dalawa na yung bangkay natin na alingasaw mga ngamoy. Hayaan nyo na lang. Para malinis. Sundan nyo itong wire na ito na blue. Pasok mo rin dyan. Para malinis. Ayun, kumabas. Ayun, nakita nyo gumagalaw. Hindi mo yun. Hindi mo atake ko, ha? Oo, oh, gumagalaw. Oh. Kasi yun ang linya nyan. Nakita nyo gumalaw. Oh, itatap ko siya rito. Ganun lang kasimple. May park light ka na, harap likod pa. Hindi ka na kailangan magdumi pa ng wire, tatakbo pa doon. Inang. Okay. Baba mo ito ngayon. Di bumalik sa stock, di ba, sir? Kita mo eh. Para ulit walang nagalaw. Tatanong sila ba? Naka-LED ka na, may switch ka pa. Asan yung wiring? Di ba? Walang wiring yan. Kasi Bluetooth ang ginamit. Wala akong siksik. Wala pong no splice no putol yan, mga kabekis. Standard procedure po yan. In-splice, hininang, pinutol. Dahil yun po ang tama. May partay na tayo. Ngayon, tandaan nyo, kabekis, yung headlight, may negative din yan na white black, ha? Puputol. Ito po yun, no? Sinundan ko doon, doon pumasok ko. Oh. Kahit hilahin ko yan, mahatak ko yun doon. Oh, ayun o, gumagalaw. Putulin nyo na rin yan, kabekis. Tanggalin natin siya sa pagkaka-ECU control. Para hindi magka-problema yung power up sa kasi. Baon muna sa limot yan. Ito ngayon na pinutol, ilagay nyo po sa negative. Asan ba mga negative natin? Ito. Ito to. Regulator, negative yan. Doon tayo sa pinakamakapal na wire. Makapal na wire. Bakit sa makapal na wire? Eh, para mas stable yung power. Huwag sa manipis. Kasi kukurap pa din yan. Manipis yung grounding na pinasukan mo. O kaya ilabas mo to, body ground mo isama. Pwede rin. Kaya sabi ko mga kabekis, tama dapat ang procedure. Tama nga yung battery drive, pero mali ang procedure. Ganun din. Kaya na. Pesto. Para makasure ako, kasi medyo nagalangan ako kung galing nga sa body ground yan, kukunin ko yung mahiwagang sandata ko.
Lagi po kayong magkaroon ng ganito, tester. Importante lang po dyan 12 volts sa kayong continuity. Tulad yan. Hindi ako sure. Wala nang battery ito. Nakabunot na. So, continuity gagamitin ko. Buzzer sounds. Didikit ko yan dyan. Yan. Oh, isabihin, dumaan ng body ground yan. Ayan yung negative. Terminal dito. Oh, mutunog. Dito sa body ground. So, ibig sabihin, tama ako. Negative ko. So, ayun na ka-Bekis. Hindi ka buwan. Body ground. Ito na lang yan. Ito. Gusto niyo pa ipakita ko siguro ito. Ito na po yan. Diyan na yan. Hindi ko na i-splice. Ganyan na po itsura niyan. Tapos na ang battery drive. Plus power up line. Pero at least pinakita ko ng akbal. Yung paraan ko, ka-Bekis. Ito. Yung gantong sistema ang ginagawa ko, ka-Bekis. Kahit sa YouTube, wala kayong may kita. Yung mga paraan na ginagawa ko. Sabi ko nga po sa inyo, lahat ng ipapakita ko sa inyo, puro based on my own experience, saka mga theory ko, at yung paraan ko paano mag-wiring. Kaya nga, habos yung matagal ako mag-wiring, pero malinis, intact. Walang balikan. Kanina nga, yung isang paborito kong MIUI, yung kay Tisay, kay Aldrin. 5 years ago na yun. Buhay pa, mga ka-Bekis. Ang daming ilaw, tatlo, projector, anim, hanggang likod. MIUI po yun. So, isasara ko to. Para makikita nyo yung katapusan nito. Gano'ng kalinis, mga ka-Bekis. So, ganun lang ang buhay, mga ka-Bekis. Relax. Kita nyo. Kala mo, bagong motor eh. Yung luma kaninang ginagawa ko, baka tinapong ko, tapos naglagay akong bago. Pure stock. Walang nagalaw, malinis. Ba, yung may nagbibideo, yung may-ari, baka akala nyo naman eh, andun yung moto. Anong pakita ito, makikita. Ito rin yan. Malinis. Sa taas, wala kang may kitang umakit na wirings. Maliban dito, aayusin ko pa ito. So, pinakita ko lang muna itong part na to. After niya, yung katapusan, yung kabuhan na, mga ka-Bekis. So, stay tuned lang. So, mga ka-Bekis, sinusundo na ako ng helicopter ko. Mamaya na! Ingay. Ito yung kabuhan natin, mga ka-Bekis. Finished product. Okay. Sa battery, lakpan ko na. Okay na rin doon. Yung fuse natin, nandun. At ito yung right switch and left switch na. So parang walang nabago. Malinis, stock. At yung headlights, LED natin, ganyan siya. Ganyan ang pwesto, ganyan ang wiring orientation natin. Saran natin yung kaha para matesting natin ngayon yung anti-corrupt power appliance kung umubra ba, mga ka-Bekis. So ka-Bekis, sarado na yung kaha. So, tignan natin kung dati kasi yung stock-stock to, pag nakasindi yung makinig na ganyan, naka-idling lang siya, yung ilaw sumasabay, gumagalan doon. So tignan natin, buksan mo pa pa. Headlight, saka yung park light, on mo lahat, pati high. So hindi na siya sumasayaw, mga ka-Bekis. So, nag-stable yung power niya. Tapos sabi nga ni sir, yung busina niya mas lumakas. Kaya naman lumakas yung kasi, yung power appliance natin, mga ka-Bekis, ibig sabihin kasi no, hinihiwalay natin yung linya. Naiiwan na yung load nung dating ignition line niya, nabawasan yung load nung dati, naglagay tayo ng panibagong linya, yung isa naging dalawa, mas malakas yung linya na yon. Kaya nabawasan yung load nung busina, lumakas na. Sige, busina mo. Lumakas. Alam niyo sir yan, di ba? Sir, i-term natin. Lumakas, di ba sir? Nakita mo naman yung power up. Stable. Medyo maselan si sir sa motor niya, ayaw talaga niya pagalaw. Pero yan, simple lang ginawa natin. So, taillight niya kasama na yung patayan. Sige, patayin mo yung park light. Okay, preno. So, ganun lang, ka-Bekis, yung ginawa kong simplified method. Battery drive at power appliance combination magkasama na. Alam mo yung nagagawin, i-like nyo, i-share nyo, subscribe kayo, syempre, tapos ipamahagi nyo sa mga ibang tropa na nag-electrical, gusto magkaroon ng hanap buhay na ganito lang. Magandang gano'n yan, pagkalibangan ng oras, ka-Bekis. Nakakapagod, pero sulit yan, mga ka-Bekis. Para na rin sa mga alaga natin motor. Huwag natin basta-basta hayaan yung wirings natin makompromise ng kung ano-anong pagkaka-wiring lang. Huwag ninyong ipagkatiwala basta.
Gawin nyo kung kayo na makagawa, i-DIY nyo na. Ang dali naman ituro yung mga lalabas kong tutorial, mga kabekis eh. Pero para sa atin lahat yan, mga kabekis, sabi ko nga, tong lamang ang may alam. So good day, God bless, kabekis. Siyempre, ihabol natin mga kabekis yung naka-hazard pala. Kasi yung iba pag sumignal light, yung ihilaw niya, sumasama, kumukurap. Ayan o. Hazard dyan, kabekis ha, stock bulb po ang ginamit pa dyan. Pepreno tayo, preno. Stock bulb din yung preno niya, kabekis eh. Ayan. Preno. Ayan o. Walang agaw ng power, kabekis. Nga pa, preno mo nga para makita rin. Preno, preno. Ayan. Preno. Walang agaw ng power, kabekis. Sige, preno mo. Yan yan, kabekis. Yan yung battery power up drives combination.